problema natin is we have to have a strong policy when it comes to cars. Pagpapadami. Plus, syempre, we can also address that if we have a good mass transport, which is yun din ang inaayos. So we will see kung how the numbers will reflect pag dumating na yung mga bagong bagon, di ba? So pag nag-operate na yung MRT, pag natapos na yung extension ng MRT going to Antipolo, yung line na yan. So right now kasi ginagawa lahat yan. But to have an effective transportation, mass transport will be one of the key answers to the traffic. Plus, we should also, I think it's about time to really consider to put a limit on number of years of cars na nandito, na pumapasok sa Metro Manila. Plus, we have to fix also the system of giving franchise to our public utility vehicles. So, kailangan maayos para magkaroon ng more malakas at matatag na sistema. Kasi it's always on the system. So, para maiwasan natin. Kasi ngayon, the reason why dumami, kung titignan niyo yung statistics, di ba? I think 200,000 to up to 800,000 yung biglang dami ng kotse. So, we also need to check kung bakit. So, imagine mo yun, yung ganong karaming kotse, tapos hindi naman umaalis dito, di ba? Kasi lahat dito, dahil alam nila may trabaho. So, if we're going to decongest Metro Manila talaga, put jobs or in mga factories, resorts sa labas, outside of Metro Manila through incentives or kung ano ba yan, talagang lalabas yan. And then let's put a train system on where they could just commute palabas, including the airports. Kamukha nung napanggit ko kanina. Pag nilabas na natin yan, tayo siguro ang isa sa mga bansang hindi pa natin nagagawa na palabas na yung international airport. So I think this time gagawin talaga. Dati kasi they don't believe eh. Wala pang naniniwala, di ba, sa kampanya natin na kailangan na talaga ilabas yan sa metropolis. But now, lahat, China, ay Hong Kong, Singapore, even Japan, di ba? So nagbago sila, yung mga old airports sila, binenta. So, doon na rin siguro tayo papunta. I think based on sa discussion namin ni Secmar, when it comes to sa tourism policy, paano ba? Kasi ako ho yung bumabandera sa aming grupo. Na yung tourism talaga. So isa ho yan sa napag-usapan namin. At I think siya na rin ang nangunang nagsabi, hindi pa ako nagsasalita regarding that eh. Pero sinabi na niya talaga na ililink na talaga yung Clark at saka yung NAIA. So isa sa siguro sa mga sagot yun. So yun ho yun. Kasi kahit gano'n ho karaming kalsada ang gawin natin, kung hindi ho natin i-re-regulate yung dami ng sasakyan, mahihirapan ho tayo kasi up to 80s na kotse ay tumatakbo pa sa ating kalsada. Plus, nag-i-import pa tayo ng mga sasakyan na galing sa ibang bansa na out na rin dun sa kanila. Nagbawas sila, tayo naman ang kukuha. So, parang ganun yung sistema.